Tatlong taon ng biyudo si Ferdinand kahit wala nang pumupuno ng mga pangangailangan niya. Ngunit wala na siyang planong mag-asawa pa. Hanggang sa isang gabi ay nag-overnight sa kanilang bahay ang dalagang pamangkin na nasa kolehiyo na. Close kasi ang dalaga sa nag-iisa niyang anak na dalaga rin kaya't palaging naliligaw sa kanilang bahay ang napakagandang pamangkin. Huwag kang mag-alala, safe ho ako ngayon at walang iba makakaalam ng gagawin natin kundi tayong dalawa lang. Mapang-akit na sad ng dalaga kay Ferdinand. Hindi na naman maipinta ang makinis na mukha ni Leah nang mabungaran sa kanilang bahay ang panibagong lalaki na naman sa buhay ng kanyang ina. Galing siya sa eskwelahan at pagod ang isip at katawan niya sa mga leso na binibigay ng mga profesor. Iniisip niya rin ng tuition na siya lagi ang nagbabayad pagkatapos ay ganito pa ang isasalubong sa kanya ng inang magmula ng mabiyuda kung sino-sinong lalaki ang kinakarelasyon. Sino na naman yung lalaki na yan, hama? Hindi niya itinago ang pagkairita. Wala rin siyang pakailam kahit nakaharap niya lamang ang panibagong kasama ng kanyang ina. Hindi niya ito bibigyan ng respeto at kailanman hindi ito turing na pangalawang magulang dahil nag-iisa lamang ang kanyang papa. Leah, huwag ka namang bastos anak. Siya si Hector. Isang linggo ko na siyang nobyo. Ngayon ko lang kasi siya nadala dito sa bahay dahil busy siya sa trabaho at ngayon lang nagkaroon ng bakanting oras. Kaya respetuhin mo naman siya anak. Gusto lang naman kitang mabigyan ng buong pamilya at nakahanda si Hector na maging ama para sa'yo. Inaya niya na rin ako magpakasal anak at pumayag na ako. Sunod-sunod na wika sa kanya ng ina habang pilit na inaabot ang kamay niyang pilit niya ring inilalayo rito. Pagak at may halong sarkasmo ang naging pagtawa niya dahil isang linggo pa lang namang magkarelasyon ng dalawa tapos kasal na agad. Huwag ninyong asahan ang respeto ko dyan sa lalaki niyo, ma. Dahil tsaka kung isa o dalawang buwan lang ang itatagal niyan sa'yo, hindi rin niyo naman mapapalitan kung sino mang lalaki mo ang ama ko dahil siya at siya lang ang magiging ama ko habang nabubuhay ako. Ani at sinamaan ang tingin ng lalaking ka-holding hands ngayon ng kanyang mama. Nangasim ang mukha niya at sinamaan rin ang tingin ang babaeng magulang. Magsasalita pa sana ang ginang, ngunit tinalikuran na ito ng dalagang anak. Pasensya ka na darling sa dalaga kong yun. Rinig niya pang tura ng kanyang ina nang makalabas siya sa kanilang konkretong bahay na ang ama niya pa ang nagpakahirap magtayo nun. Puno ng sarkasmo na naman siyang napatawa ng mahina nang marinig ang tila pagsipsip ng candy sa loob hudyat na nagdadaup ang labi ng dalawa. Hindi na iyon bago sa kanya. Kung minsan pa ngay nabubungaran niya ang inang gumagawa ng milagro sa salas kasama ang kung sino mang Poncio Pilato nitong nobyo. Iiling-iling na lamang niyang nilisan ang bahay. Sa bahay ng Tito Ferdinand niya na lamang siya magpapalipas ng gabi dahil hindi niya kayang masikmura ang bagong kinahihibangan ng magulang niyang hindi magawang mabuhay ng walang lalaki. Dinukot niya ang cellphone sa bag at binuksan ang data. Laking tuwa niya dahil online ang pinsang si Mia. Kaya nagtipa siya sa cellphone at sinabi ritong makikitulog muna siya sa bahay ng mga ito. Malugod namang sinang-ayunan ng kanyang pinsang pareho ng course na kinuha niya kaya't classmate sila nito. Ibinalik niya sa bagang cellphone at agad nagpara ng jeep. Mga 5 minuto rin ang biniyahe niya. Nasapo niya pa ang noo dahil 100 na lamang ang laman ng kanyang wallet. Testing buhay to. May magulang pa nga hindi naman sumusuporta dahil puro lalaki ang inaatupag. Leche, sarap magbenta ng kidney. Bubulong-bulong niyang sabi habang nilalakad ang iskinita papasok sa bahay ng pinsan. Lukot na naman niyang noo mo. Hulaan kong dahil na naman kay Tita Daisy kaya ka makikitulog dito. May ngiti sa labing pinagbuksan siya ng pinsang si Mia. Galing mo namang manghulain, son. Aniya na lamang at pumasok sa loob ng kabahayan. Pabagsak siyang naupo sa sofa na mukhang kabibili lamang dahil noong huling punta niya, luma pa ang sofa ng mga ito. Bago tong sofa niyo? Tanong niya habang nililibot ang tingin dahil hindi niya makita ang tiyuhin. Ah, oo, alam mo naman kasi yung si Papa, gusto palaging bago ang mga gamit. Anitong naupo na rin sa kanyang tabi habang nagtitipas sa cellphone na hawak nito. Kumain ka na pala? Saglit siya nitong tinapunan ng tingin. Hindi pa. Tipid niyang tugon dahil nakatuon ang atensyon niya sa cellphone ng pinsang bahagyang nakaharap sa kanya. Kaya't kitang-kita niya ang mensahe rito ng nobyo.
Mahal talaga yung nobyo mo, no? Ani ang ikinapula ng pisngi ni Mia. Agad nitong itinaob ang cellphone at nagpalingalinga sa paligid sa takot na baka marinig ng ama ang sinabi ng pinsan. Loko ka, Lia. Baka marinig ka ni Papa, malalagot ako dun. Mahina nitong hinampas ang braso ng dalaga na tinawanan lamang ni Lia. Sorry, hindi nga pala alam ni Tito na ma-LD ng dalaga niya. Biro niyang sinamangutan ni Mia kaya't itinigil niya na ang pagbibiro dito. Titigil ako basta libre mo ko bukas ha. 100 na lang kasi ang pera ko. Aniya ritong tinanguan naman agad ng dalaga. Halika sa kusina't nang makakain na tayo. Sakto lang ang dating mo dahil hindi pa kami kumakain. Anito at hinila siya patungong kusina. Agad namang napalingon ng lalaki naghahain ng pagkain sa hapag. Wala itong pangitaas kaya't kumakaway ang mabato nitong katawan na alaga sa pag-e-ehersisyo. Lihim na napalunok si Lia dahil sa pandesal na nasa harapan niya. Noon niya palihim na hinahangaan ito. Bukod kasi sa mabait ito, mukha pang bata plus ang ganda pa ng pangangatawan. Mali ang pagpantasyahan niya ito. Ngunit anong magagawa niya kung sadyang kapanta-pantasya ang biyudong si Ferdinand at ni Minsay hindi naghanap ng ipapalit sa yumaong asawa? Ikaw pala, Lia. Kanina ka pa ba dumating? Tanong nitong nagpabalik sa katinuan ng dalagang lihim na napapakagat sa ibabang labi. Kadarating ko lang ho, makikitulog at makikikain ulit ako rito sa inyo, pwede? Hindi niya nilagyan ang puwang pagsagot dito dahil para sa kanya, hindi pa naman ito matanda para puin. Abay oo naman, halina't pagsaluhan na natin itong hinanda ko. May ngiti sa labing sambit nito na ikinangiti rin ni Lia. Kamusta naman pala ang pag-aaral mo? Minsang tanong nito habang nasa gitna sila ng pagkain. Okay naman ho, medyo namumroblema lang ako sa tuition dahil nagsara na yung parlor na pinagsasidelinean ko. Kwento niya rito. Nilingon niya pa ang pinsang pasimpleng nagtitipas sa cellphone nitong nasa ilalim ng lamesa upang hindi makita ng ama. Huwag kang mamroblema sa tuition mo dahil ako nang sasagot dun. Saad nitong ikinaningning ng mata ni Lia, agad siyang tumayo upang yakapin si Ferdinand. Thank you! Galak niyang sambit habang nakayakap sa likod nito. Tinapik-tapik naman ng lalaki ang kamay niya na nasa leeg nito. Walang anuman, Lia. Sige na, ipagpatuloy mo na ang pagkain mo. Anitong sinunod naman agad ni Lia. Natapos silang tatlo na kumain nang hindi nawawala ang ngiti sa labi ni Lia dahil solved na naman ang problema niya para sa buwang ito. Hindi kaya mapuniti ang labi mo sa kakangiti mo dyan? Punasa kanya ni Mia nang pumasok sila sa silid nito. Masaya lang talaga ako, Insan, dahil hindi ko na po problemahin ang tuition ngayong buwan. May oras pa ako para humanap ng ibang pwedeng ekstra nang hindi nagmamadali. Tura niya ritong tinangutanguan na lamang nito dahil nakatuon na naman ang atensyon nito sa hindi mabitaw-bitawang cellphone. Hindi na lang niya inistorbo ang pinsan at naunang pumasok sa banyo. Mia, pahiram muna ng pantulog. Tapos na siyang maglinis ng sarili. Tanging tuwalya na lang rin ang tumatakip sa pinagpala niyang katawan. Kumuha ka na lang dun sa cabinet. Itinuro nito ang lagayan ng mga damit. Puro naman sexy nighties itong mga pantulog mo, Mia. Aniya, habang isa-isang tinitignan ang mga pantulog nito. Wala kang pajama? Tanong niya pa, ngunit umiling lamang sa kanya si Mia habang may nakakalokong ngiti sa labi. Ngiting aso ka dyan? Salubong ang kilay niyang tanong rito bago kumuha ng napiling pantulog. Sinadya ko talagang sexy ang pantulog ko dahil sumasali si rito si David. Kinikilig pang tukoy nito sa nobyo. Napangiwi naman si Lia habang isinusuot ang hiniram na pantulog. Hindi kaya salasihin ka nun ngayon? Uy, ayoko maging audience niyo ha. Agad niyang sabi na tinawanan lamang ni Mia. Hindi pupunta ang baby labs ko ngayon dahil sa bahay siya ng lola niya na kailangan niyang bantayan ngayon dahil nag-overtime ang tita niya sa trabaho. Saad nitong ikinahinga naman ang panatag ni Lia. Siya nga pala, sana all, may pinagpalang Coco Melon. Natatawa pang dugtong nito bago pumasok ng banyo. Natawa na lang din siya nang ibinagsak ni Lia ang sarili sa malambot na kama ng kanyang pinsan. Babango sa loob ng silid, amoy lavender kaya agad na nakatulog si Lia. Nagising na lamang siya nang maramdaman ang pagkapuno ng pantog.
Dahan-dahan siyang umalis sa ibabaw ng kama upang hindi maistorbo ang mahimbing na tulog ng pinsang nakangangapa. Matapos magbanyo, nakaramdam naman siya ng pagkauhaw kaya't lumabas na rin siya ng silid upang uminom ng tubig. Katabi lamang ng silid ni Mia ang kwarto ng ama ng pinsan. Lalagpasan na sana ni Lia ang silid na yun nang marinig ang mahihinang halinghing sa loob ng silid nito. Gawa ng curiosidad kaya dahan-dahang binuksan ni Lia ang hindi nakalak na pintuan at doon nakita niya si Ferdinand na ginagawa ang bagay na makakapaghatid dito sa dulo at may pinapanood ito habang hawak ang cellphone. Sunod-sunod na napalunok si Lia at binalot ng matinding init ang kanyang katawan. Gusto niyang lapitan si Ferdinand upang siya na ang gumawa ng bagay na iyon dito, ngunit pinangunahan siya ng takot. Takot na baka magalit ito sa kanya. Nakagat niya ang ibabang labi habang ang kamay niya naglalakbay na sa bagay na iyon sa kanya. Sinabayan niya ang ginagawa ni Ferdinand habang impit siyang nakakapaglabas ng ingay sa kanyang lalamunan. Tuluyan na rin siyang nanginig nang matapos si Ferdinand sa ginagawa nito. Tumayo na ito sa kama kaya't dali-dali siyang umalis sa pintuan nito at agad na pumasok sa silid ng pinsan. Naglinis na muna siya ng sarili bago muling lumabas dahil mas lalong nadagdagan ang pagkauhaw na kanyang nararamdaman. Nasa kalagitnaan ng pag-inom si Lia nang lumabas rin si Ferdinand. Kita ng dalaga sa gilid ng kanyang mata ang butil-butil na pawis ni Ferdinand. Nauuhaw ka rin po? Sinadya niyang palamyusin ang tinig nang tanungin niya ito matapos niya itong harapin. Lihim siyang napangiti nang mapalunok ito matapos siyang hagurin ng tingin mula ulo hanggang paa. Manipis lang ang pantulog na suot niya. Maganda ho ba ako? Nangaakit niyang tanong habang unti-unting lumalapit rito. Sunod-sunod na paglunok naman ang ginawa ni Ferdinand. Oo naman, maganda kang dalaga, Lia. Mabilis na binawi ang tingin rito at agad na nagsali ng tubig. Napasinghap na lamang siya nang biglang yumakap sa kanya si Lia. Gusto niyang sitahin ang babae dahil nabubuhay ang kaibuturan niya. Ngunit ayaw naman ng katawan niya dahil nagugustuhan ito ang init na nararamdaman niya. Pwede ho natin gawin yun. Huwag kang magalala, safe ako. At walang ibang makakalam ng gagawin natin kundi tayong dalawa lang. Mapang-akit niyang bulong sa mismong tenga ni Ferdinand. Nawala na ng tuluyan ang pangamba niya lalo na nang makita sa mga mata nito ang paghanga sa kanya. Pwede kong punan ang pangangailangan niyo. Muli niyang bulong habang pinaglalakbay ang kamay. Nakagat niya ang labi nang marating ang kanyang pakay. Sa kwarto na tayo. Aniya rito at doon lamang humarap sa kanya si Ferdinand. Huwag ngayon, Lia, lalo't narito ang anak ko. Ramdam ni Lia ang sobra-sobra nitong pagpipigil sa sarili. Napangiti naman siya bago tumango rito. Next time, hindi ko nahayaang tanggihan mo pa ako. Mabilis niyang tiningkayad si Ferdinand at saka ito binigyan ng magaang halik sa labi. Good night po. Siya nga pala, hindi mo na kailangan paghuri ng sarili mo. Isang hiling mo lang at ito ko. Agad akong pupunta sa'yo. Kinindatan niya ito bago iwan sa kusinang napapalunok na lamang. May ngiti sa kanyang labi nang bumalik sa higaan. Sa muling pagtulog niya sa bahay na ito, sisiguraduhin niyang aalis ang anak nito nang sa ganun, masolo niya ito at kanyang gagawin ang bagay na kanyang binabalak. Sumapit ang umaga na wala si Ferdinand nang mabungaran si Lia. Nakalimutan niyang alas 5 pa lamang ay lumalarga na ito dahil may kalayuan ang pinapasukan itong company. Minadali na lamang ni Mia ang paghanda dahil may thesis sila sa araw na ito. Hiling niyang hapon na iyon ipagawa ng profesor nila nang sa ganun ay sa bahay na lamang nila gagawin. Mukhang umaayon kay Lia ang lahat dahil ginawa lamang na homework ang kanilang thesis. Nag-text rin ang boyfriend ni Mia na susunduin ito ng palihim mamayang gabi pagkatapos magawa ng kanilang thesis. Huwag na huwag mo ko isusumbong kay Papa ha. Sasagutin ko palagi yung baon mo. Basta, suportahan mo lang ako ngayon sa gagawin naming date ng baby loves ko. Pakiusap nitong malugod at may ngiti pa sa labing sinang-ayuna ni Lia. Tapos na nila ang kanilang thesis at tapos na rin silang maghapunan. Hinihintay na lamang nila ang pagdating ng nobyo ni Mia. Nasa labas na siya. Gosh, diligan na naman this. Aalis na ako insan ha, ikaw nang bahala rito. Adios, my pretty and sexy cousin.
kumindat ito sa kanya at yumakap. Pinalo pa nito ang pangupo niya na kinatawa niya na lamang. Nang tuluyang makalis ang dalaga, tsaka naman dinukot ni Leah ang gamot sa kanyang bag. Noon pa siya umiinom ng contraceptive magmula nang makuha siya ng kauna-unahang nobyo. Isang buwan pa lamang silang hiwalay nang pinagsuko ang lalaki, ngunit patuloy pa rin siya sa pag-inom ng contraceptives. Gaya kagabi, sexy na pantulog muli ang kanyang sinuot. Nagwisik siya ng pabango at nilugay rin ang hanggang bewang niyang buhok. Dahan-dahan siyang humakbang palabas ng silid hanggang sa marating ang kwarto ni Ferdinand. Nakabukas yun, rinig niya ang paglagaslas ng tubig mula sa loob ng banyo, kaya't prente siyang umupo sa gilid ng kama. Sumilay ang ngiti sa labi ng dalaga nang marinig ang pagbukas ng pinto ng banyo. Tumayo siya at humarap kay Ferdinand, halata ang pagkagulat, ngunit panandalian lamang. Tila na wala naman sa katinuan si Ferdinand na inilang hakbang ang distansya sa kanya at mapusok siyang hinagkan sa labi. Pigilan mong huwag makagawa ng ingay, Leah. Agad na saad ni Ferdinand nang itulak niya ang dalaga sa kanyang kama. Maiksi lamang ang pisi niya sa mga ganitong senaryo. Isa pa'y ito ang nag-aya, kaya sino ba naman siya para pahindian ng pali na kusa ng lumalapit sa kanya? Muli niyang hinagkan ang malambot nitong labi, at dahil sa parehas silang uhaw, hindi na nga sila nagpatumpik-tumpik pa. Agad na nilang pinag-isa ang kanilang mga katawan. Hindi napigilan ni Leah ang maglabas ng ingay sa kanyang lalamunan dahil sa sensasyong nararamdaman na mga oras na yun. Napapakapit na rin siya sa bedsheet ng kama. Kulang na lamang, masira ang kama dahil sa tindi ng ginagawa nila. Ilang sandali lang, parehas nilang narating ang dulo. Ngunit hindi pa natatapos doon. Last na natin to, Leah, ha, dahil may trabaho pa ako bukas. Wika ni Ferdinand nang sila ay hindi pa nakontento. Kung pwede nga lang ay hindi niya natatantanan ng dalaga, ngunit maaga pa siya bukas at kailangan niya pang ipahinga ang pinapagod niya ngayong katawan. Pikit ang mata nilang pareho habang dinadama ang init ng katawan ng bawat isa. Tila wala na nga makakapigil sa kanila ng mga oras na yun. Sayang masaya sila sa nangyayari sa kanila ngayon. Huling naramdaman ni Ferdinand na malapit na niyang marating ang dulo, kaya naman pinagbuti niya ang ginagawa niya. Lupaypay nilang ibinagsak ang kanilang mga katawan sa kama. Kailangan lamang ni Leah ipahinga ang sarili kahit ilang minuto bago siya umalis sa silid ni Ferdinand. Ang usapan kasi nila ni Mia, pagbubuksan niya ito ng bintana bandang alas 4. Tiningala niya ang wall clock, alas 2 na ng madaling araw. Agad siyang bumangon dahil hindi niya nais na mabuko ang kalokohang pinaggagawa nila ni Ferdinand. Lalabas na po ako, ha. Salamat dito sa papayworks mo. Nagustuhan ko ng sobra. Halo niya pa si Ferdinand bago magayos ng sarili. Nagpasalamat din sa kanya si Ferdinand at sinabing last na nila yun dahil isang malaking kasalanan ang ginawa nila. Nagkibit balikat na lamang si Leah sa sinabi ng inaantok at mukhang pagod na si Ferdinand bago niya itutuluyang iwanan sa silid. Pasok niya sa silid ni Mia, minabuti niya munang linisin ang sarili lalo't nanlalagkit at nangangamoy siya. Saktong alas 3 nang muli siyang nahiga sa kama at pinilit na matulog. Nagising na lamang si Leah nang maalimpungatan sa kaluskos na nagmumula sa labas ng bintana. "Leah, buksan mo na tong bintana." Rinig niyang saad ni Mia na nasa harapan ng bintanang salamin. Agad niya namang pinagbuksan ng babae na mayroong nakapaskil na malaking ngiti sa labi. Kita niya pa ang ilang marka nito sa leeg. Mukhang napalaban na. Biro niya rito bago bumalik sa higaan. "Oo, grabe, the best talaga ang nobyo ko. Napaka-gifted, sold na sold ako." Impit ang tili nitong saad sa kanyang tinawanan na lamang. "Umidlip ka kahit saglit dahil bukas natin ipepresent yung thesis natin." Aniya ritong agad naman itong sinunod. Yumaka pa ito sa kanya na hinayaan na lamang. Bandang alas 6, nagising ang magpinsan. Mayroon ng nakahaing pagkain sa hapag kaya't hindi na sila nahirapan pang maghanda ng kanika nilang agahan. Matapos ngang kumain ay naligo na sila at tuluyang gumayak. Laking pasasalamat nilang dalawa dahil walang mali sa thesis na ginawa nila.
Mas lalo pang natuwa si Leah dahil binayaran na rin ni Ferdinand ang kanyang tuition kasabay ng tuition ng anak nito. Ipinasya na rin niyang umuwi sa bahay nila nang matanggap ang text ng ina na kailangan siya nito. Wala niyang wala na ito at ng nobyong si Hector. Pagdating sa bahay, tuluyan niyang nakumpirma ang hinala. Napangisi na lamang siya nang makita ang ina sa salas na umiiyak. O ano, wala na naman kayo ng lalaki mo. Sinabi ko naman na kasing tigilan nyo na yung pakikipagrelasyon nyo sa kung sino-sino. Tapos ngayon, iiyak-iyak kayo. Sermon niya sa ina nang maupo sa tabi nito. Wala naman itong maitugon sa kanya dahil sa nahihiya ito sa kanya. Nagpatuloy lamang sa paghikbi ang ginang kahit walang imik itong niyakap ni Leah. Kahit kasi anong mangyari, inaparin niya ito at nasasaktan siyang makita na nasasaktan rin ito. Kaya nga siya nagagalit ay dahil hindi ito marunong madala. Sige lang ito ng sige kahit na nasasaid na. Hinaplos niya ang buhok ng ina, tsaka tinapik-tapik ang likod at inalu-alo. Patawad anak, yun lamang ang lumabas sa bibig ng ginang kasabay ng malakas na palahaw nitong animoy isang musmus na bata. Napangiwi naman si Leah dahil ang OA ng kanyang ina. Kung makaiyak kasi ito para bang namatayan. Ma, ang pangit niyong umiyak. Hindi niya na napigilang sabihin yun sa ina. Nahihiya rin kasi siya sa mga kapitbahay nilang may Samarites. O kasi ang lalaking yun, gusto palang patikman ng maruya ko. Leching yun, may asawa't mga anak na pala. Sumbong nitong ikinailing-iling na lamang ni Leah dahil hindi na iyon bago sa kanya. Ilang beses na ho kayo naging kabit, ma, kaya tumigil na ho kayo kung ayaw niyong pagpiestahan tayo ng mga chismoso-chismosa nating kapitbahay. Ang tama niyong gawin, maghanap ng trabaho, tulungan niyo po akong mairaos ang isang taon ko na lamang sa kolehiyo. Aniya sa ina na ngayon, nagpupunas na ng luha. Oo anak, hindi na muli pang maghahanap ng iba si mama. Tayong dalawa na lang magsasama habang mayroon pang lumalabas na hangin sa ating mga ilong at bibig. Anito ngayon, mayroon ng matamis na ngiti sa labi. Napangiti na rin si Leah kasunod ang pagbagsak ng kanyang luha dahil sa wakas, natauhan na rin ang kanyang ina. Ang nangyari naman sa pagitan nila ng tiyuhin ay isipin niya na lamang ng isang magandang panaginip.